Alam kong gusto mong umalis ng kumbento, pero alam mo rin na bawal sa atin ang lumabas. Pwera na lang kung tatalikuran mo na ang bukasyon mo at hindi ka nababalik dito sa kumbento. Sinabi ko na na huwag kang lalabas! Alam mo ba, 4 na kabataan ang namatay. Ano, eto na to? Dito talaga tayo magka-quarantine? Bakit naman sa ganitong klaseng hotel mo kami patitirahin? Kaya nga. Akala ko ba kami ang mga bagong bayani? Bakit ba kailangan silang ikulong? Hindi ko alam. Pero alam ko, mga mantri din sila. Hindi tayo titigil sa gabi-gabing ronda hanggat hindi natin nahuhuli yung mamamatay tao. Wait, teka. Ano ba yung tumutunog na yun? Edufurin. Kapareho mo nung chime natin dyan. Soto e, dito ike. Pumasok ka ba rito para pagsisihan at pagbayaran ng mga nasa isip mo kasalanan mo? Wala tayo dito sa loob ng kumbento para takasan ang mga pasaning daladala natin sa buhay. Dalawa ang sugat kung pampira ang gumawa nito. Hindi kaya kataw? Kataw ang tagapangalaga ng ilog. Yung multa na nakikita mo, pinabalangin tayong umalis dito. Pero hindi tayo nakinig. Kinuha nila si Daddy at si Ate Patrick. Ngayon nilahabol nila ako. Sir Fidel, kailangan namin malaman kung anong nangyari dito! Tumigil ka! Akala mo ba, pag nalaman ng mga tao nangyari dito, hindi mawawala ang kanilang pananampalataya? Narinig ang mga babala at pagawarin ng kapaligiran na gawa ng mga nilalang at elemento masama. Imahinasyong malikot nga lang ba ang lahat ng malikmata? Ihip ng hangin, biglang lumamig, dalag panginig sa mga panga. Mga boses ko na narinig, kaluskos at yabag ng mga paa. Katakataka, kakapakaba, basta kahit na anong mangyari, tandaan mo na huwag kang lalabas.